Lamang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography and video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Alright, isang magandang Biyernes mga kaibigan at napakainip pa rin ang ating klima. Ang panahon ngayon mga kaibigan, grabe, nasa 40 degrees Celsius ang temperatura sa malaking bahagi ng Mindanao. Anyway, welcome sa inyong paboritong programa mga kaibigan, ang Radyo Mindanao Astig. Ito po ang inyong balingkod, alasintot, sa oras naman tayong magsasama-sama at pag-usapang iba't ibang issue na may kinalaman sa ating lahat. Ayan. Pero bago tayo magsimula, batiin muna natin, nakikinig sa atin, yung at Zamboanga at dyan sa Basilan at siyempre sa Sulu at Tawi-Tawi. At ganoon din mga kaibigan sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at sa Zamboanga del Norte, sa Tawi-Tawi. Nako, hindi maubos-ubos mga kaibigan yung reklamo. Unahin muna natin yung mga sumbong ng ating mga tagapakinig dyan sa Tawi-Tawi. Ito pa, basahin natin ito mga kaibigan. Ito ay sumbong na ipinarating sa pamamagitan ng text message at sa Facebook sa Radyo Mindanao. Ang sabi niya rito, isa po akong public school teacher dito sa Bonggao, sa Tawi-Tawi. Dapat na rin pong ihinto ang pagbibigay ng MOE o Monthly Operating Expenses of 7,000 plus ng Department of Education sa mga school heads or school principals. Dahil aside from the 3,000 monthly MOE na ibinibigay ng mga local government units, ay hindi naman po ito nagagamit for the school's improvement. At bagkos ay ginagamit lang ng mga school heads or principals for their own personal needs. Wala namang transparency sa budget, at kung meron man transparency, ay siguradong fabricated naman ito at hindi totoo dahil walang detailed liquidation documents, records or receipts na maipakita. Please help us stop graft and corruption in DepEd. Maraming salamat po, Radyo Mindanao. Ayan, ako. So yung mga principal pala mga kaibigan, tumatanggap ng more than 10,000 pesos every month to. Yung 7,000 plus galing sa Department of Education at yung 3,000 plus naman ay ibinibigay, o 3,000 ay ibinibigay ng mga LGU, munisipyo, city. Itong 3,000 na to siguro pwede pang tumaas to, depende kung gano'ng ka-generous yung mga mayors, di ba? At itong teacher na to ay talagang ito yung kanyang reklamo. Grabe talaga kayo. Basta alam nyo mga kaibigan, basta pera na, marami ang nangyayari. Tama nga naman siya. Paano nga namang ma-audit yung mga ibinibigay samantalang wala namang mga resibo? Nako. Kaya siguro dapat tignan natin to mga kaibigan, itong mga gatong klaseng sumbong. Alright. At isa pa,
Ito pang sumbong sa atin. Ako po isang driver ng tricycle sa Bonggao. Ah, Bonggao na naman, na naging biktima ng pang-hold up maraming beses na po. At wala pong nagagawa ang aming mga pulis dito po sa Bonggao. Lalo-lalo na diyan sa Sikulomboy, Barangay Nalil. Sa Bonggao, malapit lang daw to sa barangay hall ng Nalil. Nako, tignan nyo to mga pulis. Mga pulis dyan sa Bonggao. At isa pang, alam nyo mga kaibigan, maraming nakikinig sa atin dyan sa Bonggao, sa Tawi-Tawi. Hindi lamang sa Bonggao, kundi sa buong lalawigan ng Tawi-Tawi. Dahil ang Radyo Mindirao, mga kaibigan, ay broadcast online. Dyan sa aming producer, sa website ng aming bagong producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. So, pag tayo nagbo-broadcast, ikinakarga ng aming producer ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ang broadcast sa kanilang website sa mindanaoexaminer.com. At kaya ay umaabot sa malaking bahagi ng bansa, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na kung saan ay nakikinig at nag-aabang ang ating mga OFWs sa ating ibabalita. At isa pang sumbong, sabi ng ating texter, dapat nang tanggalin ang ALS or Alternative Learning System dito sa ilang areas ng Tawi-Tawi, lalo na sa munisipyo ng Bonggao, dahil hindi naman nagfa-function ito effectively. Ginagawa pa ngang escape ng ilang mga tamad na teachers na ayaw magpa-assign sa ibang sa regular assignment. Most of the OSY or out of school youth kasi ay di naman interesado, lalo na yung mga dropouts na naghahanap ng trabaho. Ang resulta is puro fabricated lahat ng reports and documentation ng mga ALS teachers. Bumibili ng school materials pero wala namang estudyante at gumagamit lang ng dami students from the regular classes. What a waste of time and money. So, ginagawa nila to para hindi sila, you know, mapunta doon sa regular classroom assignment nila. dahil, siyempre, sakit sa ulo nga naman. Pag maraming estudyante, matitigas pa ulo. May ingay, matadaldal. So, doon lang sila sa alternative learning system. Kunyari, may estudyante. So, para hindi sila matanggal doon o mawala o ma-reassign sa regular classroom, ayun ang ginagawa nila. So, siguro, problema rito, mga kaibigan, nasa kung sino man ang nagsusupervise dyan, di ba? Dyan sa mga ganyang klase. Dahil itong reklamong to, hindi naman ipapadala sa atin kung walang katotohanan, siguro. Dahil sa ngayon ay purely allegations pa lang to, mga kaibigan. Hanggat hindi napapatunayan, di ba? Pero dapat motopropyo na to sa mga taga-Department of Education, kung sila'y nakikinig sa atin, na imbestigahan to. Dahil, you know, kung hindi mo imbestigahan to, ba? Magpapatuloy to for sure. So, yan ang mga sumbong sa atin. Oh. Meron pang nag-text sa Zamboanga City naman. Ay nagre-reklamo. Hindi na natin bagitin yung number nung nag-text, mga kaibigan, ngayon lamang. Dahil siguro alam nila may programa tayo sa ganitong oras. Nagre-reklamo. Kumusta na po yung reklamo namin ng mga fixers dyan sa lugar sa Pantalan na nagbebenta ng mga tickets ng barko. Iyon, ako. May nag-text pa. Yung bakit daw ganun? Overpriced daw yung mga tickets? Meron tayong natanggap na ano, mga kaibigan, na press release kaninang umaga. Ito ay may kinalaman dito sa naturang reklamo. Sa press release na natanggap natin mula sa opisina nitong si Zamboanga Mayor Beng Climaco, ay
Sinasabi dito sa press release, mga kaibigan, na itong si Mayor Beng ang binigay sa ating press release na, you know, sambuang, ano, Chabacano. Chabacano ang press release. Nag-PR na pala ng Chabacano ang City Hall. Basahin muna natin, mga kaibigan, ito in Toto, in Chabacano. And then, saka natin i-translate sa Tagalog at para maintindihan naman ng lahat, anong hindi nakakaintindi ng dialekto ng Zamboanga. PR, sabi dito, Alcaldesa Beng ordena el operasyon contra fixers na pantalan. Okay. Ayon dito sa PR ng Zamboanga City Hall, ito ang sinabi. Pakinggan nyo, mga kaibigan. El mga Zamboangueños, ubibinamente. Talyama, el buen alcaldesa Ben Climaco, el atensyon del mga diferente shipping lines na Zamboanga y también del Philippine Ports Authority, or PPA, y Maritime Industry Authority, or Marina, después recibí mga abiso kay rampante el fixers na ticketing office de traslang del City Hall. El fixers amo ta kompra mga ticket ta barko itabende ko deste ng mga pasaheros na mas alto presyo kita alcanza hasta 50%. Jesus. Mucho de estos mga fixers según informasyon na liga ko na la alcaldesa Beng kita espera lang ken el kompra ticket especialmente si fully book el mga barko para na probinsya de Sulu y Tawi-Tawi. El llama tambien el alcaldesa Beng el atensyon del policía local que hace manera o ayuda con el PPA y Marina para mandasale con el mga fixers na confound del ticketing offices del mga kompanya de barko. Según na alegasyon, tiene kolusyon el kenta bende con el mga ticket na fixers por esos stores ta pwede compra ticket sin identification cards y usando el otro nombre del pasajero. Este también al cosa y ocurri o ta ocurri na pantalan allá na probinsya de Sulu, particularmente na Hulo. Na munisipyo del Hulo que donde rampante el vendida del mga ticket del fixers. Ito meron pang quote galing kay Mayor Beng. Sabi ni Mayor Beng, ito warning niya, nako, winang warning kayo ha. I'm calling the attention of the PPA and Marina, the shipping lines and the local police to closely coordinate and put a stop to all illegal activities and clean the area of fixers. I also appeal to passengers not to buy tickets from fixers and go early and purchase your tickets to authorized ticketing outlets. Habla pa el alcaldesa Beng. I'm warning the fixers, you better stop these illegal activities now or be sorry later. Tapang. Tapang ni Mayor Beng. ibig sabihin niya, mga kaibigan, maraming reklamo ang natatanggap ang City Hall. Siguradong nareklamo to, nakarating to sa mesa sa tanggapan ni Mayor Beng Climaco, kaya taglabas ng press release. At sinasabi dito sa press release ng City Hall ng Zamboanga ay nanawagan itong si Beng Climaco, mga kaibigan, sa PPA, Philippine Ports Authority, at sa Marina, ito nga ang maritime industry dyan sa, na in charge dyan sa pier, mga kaibigan, itong Marina at ang PPA, dahil rampant ang bentahan, mga kaibigan, ng mga ticket ng barko, overpriced. Dahil karamihan siguro to laging fully booked yung mga barko. So ang ginagawa ng mga pasahero, kagustuhan makauwi sa Sulu o Tawi-Tawi, bumibili sila, napipilita sila bumili ng ticket sa mga fixers na mas mahal. Sa press release ng City Hall, mga kaibigan, hindi naman nakalagay kung magkano yung mga ticket, except na mas mataas ito ng 50% sa regular cover price ng ticket. So yun ang matindi ron, mga kaibigan. At base sa press release ay lumalabas
na may involvement, di umano. Yung allegation, may involvement yung mga nagbebenta ng ticket sa barko. Dahil paano nga naman makakabili yung mga fixtures ng napakaraming ticket kung wala silang koneksyon dyan, kung sino man tong mga tiwaling empleyado ng mga shipping lines na nagbebenta ng mga ticket sa mga fixtures. Ang problema rito, mga kaibigan, pag bumili ka ng ticket sa mga fixtures, iba yung pangalan na nakalagay dyan. Pag lumubog yung barko at kasama kayo sa pasahero, pero ang ticket ninyo ay hindi sa inyong pangalan, nako po, goodbye kayo. Namatay ka na pala, hindi mo pa alam. Hindi pa alam ng pamilya mo kasi yung mga pangalan sa ticket ng barko, mga kaibigan, mayroong manifesto yan. Kung sa manifesto, bumili ka ng ticket sa fixtures, nakalagay sa manifesto, Juan de la Cruz. Tapos ang pangalan mo, Maria Cafra. Di ba? Yun ang problema ron. Pag may nangyari sa barko, wala. Nalunod mga pasahero at walang Maria Cafra doon, kundi Juan de la Cruz. Nako, hindi na matatagpuan ang bangkay mo. Kinain ka na ng mga pusit. Di ba? So yan ang problema ngayon. Kaya itong si Ben Clima, mga kaibigan, ipinag-utos na rin pati sa pulis. Na linisin na yung itong lugar kung saan nagbebenta ng mga ticket dyan sa Zamboanga City, sa pier, para mawala itong mga fixtures. Nagbabala yung alkalde, itong mayor ng Zamboanga. Matagal na siguro nangyayari ito, di ba, mga kaibigan? Ang problema dyan, ayon pa sa mga sumbong, yung mga nagbebenta, yung mga fixtures, mga kaibigan, mga tausog din. Di ba? So, yun ang nagiging ano dyan. Siguradong may collusion yan. Kasi kung walang involvement o collusion itong mga ilang tiwalig empleyado ng mga shipping lines, paano nga naman makakabili yung mga fixtures sa mga tickets? Di ba? Hindi naman sila makakabili kasi hinihingi ng ID yan. Kung ikaw ang fixtures, tapos magbibili ka ng ticket, meron ka 10 ticket na bibili, iba-ibang pangalan yan, iba-ibang ID yan. Saan kukuha ng ID yung fixtures? So ang tendency niyan, ibibigay nung isusulat ng fixtures yung mga pangalan, kunyari, mga invento pangalan, or sabihin ng fixtures, bigyan mo ko dun sa nagbebenta ng ticket, bigyan mo ko 10 ticket sa aircon. Okay? Ikaw nang bahala maglagay ng pangalan. Ito naman, kunyari, kung yung ticket sa aircon ay 500, so gagawa siya 10, 5,000 yan. At sabihin niya sa fixtures, bigyan mo ko ng 5,500. So kumita siya ng 500. Yung fixtures naman, so bidili niya ng 5,500 yung 10 ticket ng aircon sa barko. Pag may dumating ng mga pasahero, naghahanap ng ticket kasi wala nang mabili, may lalapit ngayon, allocate, ito, mayroon akong binibenta ng ticket. Magkano naman yung ticket mo? 850. Kita nyo? Ha? Ang mahal naman. Wala na ho kayo magagawa kasi fully book dahil yung kawawang pasahero, gusto makauwi, ha? Nako, di bibili na lang, kahit masama ang loob. Imagine sa halagang 500 per ticket, kumita ng 100 yung 50 yung nagbebenta ng ticket. Pero mas malaki yung kinita ng fixtures dahil binenta niya na 850. From 5,500, benta niya lang 850, maubos yung 10 ticket, so 8,500. O di kumita siya ng 3,000. Ganun lang kasimple. Ilang fixtures meron siguro dyan? Yan, binibigay ko halimbawa pa lang yan, mga kaibigan. Diba? Siguradong maraming fixtures dyan. Ngayon, kung ang problema dyan, siguradong hindi lamang yung mga nagbebenta ng ticket ang may kinalaman dyan. Sigurado pati yung gwardiya, kung meron man. Kasi bakit inaalaw ng gwardiya yan? Diba, na makapasok itong mga fixtures? Dapat walang ganun. Sa LTO, mga kaibigan, dati, dyan sa Santa Barbara, sa Zamboanga, ang daming fixtures. Pagpasok mo palang, sasalubuhin ka na ng mga fixtures. Parang mga welcoming party yan. Nung umupo itong si Attorney Aminola Abaton, si Alex, as Regional Director, natanggal lahat yung mga fixtures. Di ba? Ang problema rito, kailangan may political will yung
gagawa nito. Katulad nitong si Attorney Alex Abaton, yung regional director dati ng LTO sa Western Mindanao. Meron siyang political will. Napalayas niya lahat ng mga fixtures. Pinagbawalan pa niya. Sinabihan ng gwardiya, ayoko na may fixtures dito. O di, walang magawa yung gwardiya. Pinayagan nila. Yun ang maganda. Ito namang Philippine Ports Authority, tsaka Marina, kung wala kayong political will, talagang hindi niyo magagawa ng solusyon itong problema na inireklamo ng maraming tao. Diba? Kasi kung rampant itong bentahan ng ticket ng mga fixers, ibig sabihin niya matagal na ito nangyayari. Kasi wala silang takot na magbenta, bumili at magbenta ng mga ticket ng barko. So, ang point lang dito mga kaibigan, hindi ginagawa ng PPA at ng Marina ang kanilang mga trabaho. Kasi kung ginagawa nila yung kanilang mga trabaho, di sana wala na nagreklamo kay Ben Climaco na may mga ganito problema. Anong kinalaman ng Zamboanga City Government dyan? Nasa sole responsibility ng PPA at ng Marina kasi nasa diyan nandiyan dyan yan sa pier. Diba? Kahit nga yung mga police, hindi nga makapag-operate dyan sa pier nang walang coordination sa Port Police, sa PPA o sa Marina. So, yan ang sinasabi natin. Ang pagiging kawalan ng ginagawa ng PPA at Marina, ito na actionan itong si Ben Climaco. Diba? Ngayon, si Ben Climaco humingi pa ng ayuda o ng tulong sa lokal na polisya para masiguradong walang fixers dyan at walang maluloko. Okay. Ngayon naman, yung mga publiko naman, kung pupunta kayo sa uuwi kayo ng Sulu o kaya ng Tawi-Tawi, hindi naman kung kailan kayo uuwi, saka kayo bibili ng ticket. Bumili kayo ng mas maaga. Pwede naman yan . Para hindi kayo nagiging biktima nitong mga fixers. Alam nyo, talagang problema yan. So, nakikiusap tayo. Pati nga itong si Ben Climaco sa press release ng Zamboanga City Hall, mga kaibigan, sinabi doon na kung kayo ay uuwi, ang mga pasahero sa Sulu at Tawi-Tawi, bumili na ng ticket ang mas maaga. Diba? Hindi yung aalis ka ng Lunes, Lunes ka rin bibili ng ticket. Paano kung matsyempohan mo, fully book? O di kawawa kayo. Lalo na may mga anak, may mga bata, may mga maliliit. Nako, sakit sa ulo yan. Diba? O katulad nito, mga kaibigan, malapit na eleksyon. O sigurado magpo-fully book na naman yung mga barko. Diba? So, next week, bumili na kayo ng ticket. This week pa lang, bumili na kayo ng ticket para makapag-reserve kayo. Dahil siguradong pahirapan yan. Bumili kayo ng ticket, back and forth. Dahil sa kung nangyayari daw yung base sa sumbong dito kay Ben Climaco, nangyayari din itong bentahan ng mga ticket na galing sa fixtures dyan sa Port of Jolo. Ibig sabihin yan, hindi rin ginagawa ng Marina at ng PPA ang kanilang trabaho dyan sa Jolo. At syempre, itong Jolo being the capital town of Sulu, ang Sulu ay under sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, yun ang itinasabi natin mga kaibigan. Hanggat may mga tao hindi ginagawa ang kanilang trabaho, talagang tuloy-tuloy ang problema. Okay? So, sana, I hope na-address natin itong problema bentahan ng mga ticket sa barko ng mga fixers. Dapat naman talaga walang fixers napabayaan ng security guard, napabayaan din ng mga shipping lines. Dapat chinecheck to ng mga may-ari ng mga barko, yung mga shipping owners. Hindi lamang yan ang reklamo. Dati nagreklamo sa atin kahit tayo nga mismo mga kabigan, pag tayo nasa barko, pupunta tayo ng Tawi-Tawi o sa Sulu, ang daming ipis. At sa cabin, nako, napakadaming ipis. Kahit sa aircon, dapat dyan pag natulog ka, nakatakip yung tenga mo, may takip na panyo yung ilong mo, kasi ang daming ipis. Pumunta ka naman sa CR nila, ang baho-baho. Talagang problema, ang concern lang nitong mga ilang tiwaling
shipping owners, yung kanilang makabiyahe yung barko nila, kumita sila, pero hindi nila tinitignan yung serbisyo ng kanilang barko. Malinis ba yung banyo? Saksakan ng baho, mapanghi. Hindi natin alam kung bakit hindi nalilinis, di ba? Tapos yung mga higaan, ako po. Pag nasa cabin ka, dati merong libreng, merong ano yan beddings. May bedsheets yan, merong unan. Ngayon wala na kasi hoda ka na. Ang dami pang ipis. So talagang dapat talagang patawan. Patawan ng PPA at ng marina itong mga shipping lines ng penalties dahil napakadumi nung kanilang mga barko. Hindi lamang yan, pati yung mga binibenta ng mga kantin, pagkain, nako. Pag kumain ka sa kantin, bumili ka ng manok dyan na may kadin, para kang kumain sa restaurant. Ganun kamahal. Tapos nakasimangot pa yung mga nagbebenta dyan sa kantin. Di ba? So, imagine, isang chipi, 50 pesos. Samantalang yung malaking chipi, nasa 20 lang yata yan, 25, sa supermarket. Sa kanila, doble. Doble ang presyo. Yeah. So, yun ang tinitignan natin. Maraming problema. Katulad yung, yung mga Coast Guard, di ba? Yung mga sundalo, yung mga polis na nagbabantay. Sa mga pier, sa Zamboanga, sa Bungaw, at sa Hulu. Paano nakakapuslit yung mga smuggled rice, yung mga sigarilyo? Paano nakakaakyat ang barko? Di ba? Maraming mga reports sa Zamboanga lang, dadating yung barko dito, galing ng Tawi-Tawi, galing ng Sulu. Ang dami nakukumpiska dahil may mga nagtitimbre. Pero unang-una, paano na isasakayan? Paano nakakalusot? Di ba? Mas marami yung nakakalusot sa Zamboanga kaysa yung nai-intercept. Dahil pera-pera yan, mga kaibigan. Ang pera talaga madaling takpan ng bunganga ng mga tao at takpan ng kanilang mga mata at bibig para hindi makapagsalita, hindi magsumbong at walang makita na may mga kontrabando. Paano kung bomba yan? Di ba? Di nayari na tayo. di ba? Tapos ang ating mga otoridad pa naman, militar at pulisya, laging ano yan, laging reactionary. Kung may mangyari, saka pa doon maghihigpit. So, bakit mo antay na may mangyari kung pwede mo namang higpitan kaagad? So, ang kailangan natin dito, mga kaibigan, yung kooperasyon ng publiko. At saka dapat may malaking tarpaulin sa mga pier na may mga numbers, cellphone numbers o telepono, hotlines na kung saan ay maaaring magsumbong yung mga publiko, yung mga biyahero, yung mga pasahero ng barko. Kung ano yung nakikita nila, maaari silang mag-text, maaari silang mag-email. Yun ang kailangan natin. Di ba? Wala rin tayo makakuha mga press release galing sa PPA at Marina. Hindi natin alam kung bakit at ano ba ang pinagkakaabalahan nito. Buti pa itong si Ben Climaco, buti pa itong Zamboanga City Government, naglabas ng City Hall. Naglabas ng City Hall. Naglabas ng press release. Hindi pa sila lalabas sa City Hall kasi mananalo na naman sigurado itong si Ben Climaco na tumatakbo sa kanyang third terms sa Zamboanga. Okay? So yan, mga kaibigan, mga na-address natin ng mga issue. Yung issue ng bentahan ng ticket ng barko na dyan sa mga fixers, yung maruruming barko, maruruming bedding, maruruming kwarto, maruming cabin, mabahong CR, maraming ipis, di ba? So yan ang maraming problema dyan sa PPA, dyan lang sa Zamboanga. Yung Port of Zamboanga, dyan yan. Ultimo yung mga bigas na nakukumpiska ng Bureau of Customs, nawawala . Mismong sa Customs Warehouse, putya, nawawala yung mga bigas, mga kaibigan, nakakapuslit. Yung mga iba naman dyan, pag may mga kopra, makita mo yung mga kargador, may bit-bit ng mga kopra. Tinatamper nila, binabawasan nila yung mga sakusakong kopra, binibenta rin nila. Kaya kailangan mag-ingat talaga. Yung port police natin, dapat gawin yung trabaho ninyo ng maayos. Di ba? Kasi maraming nangyayari sa pier. Katulad yung
mga iba nagrereklamo. Bakit daw sila dumadaan pa sa x-ray samantalang yung iba may mga sasakyan nakakadiretso lang at hindi lang dumadaan sa x-ray? Paano mo malalaman kung anong karga ng kanilang mga bag kung yung sasakyan nila ay nakakadiretso sa loob ng pier at didiretso kagad sa may barko? Samantalang yung mga wala sasakyan talaga nagpapakahirap maglakad mula dyan sa gate hanggang dun sa departure at dadaan sa x-ray. Magbabayad pa sila ng mga taxes. Samantalang yung mga may mga sasakyan madali lang makadiretso kasi may mga sasakyan mayayaban. So makikita niyo mga kaibigan yung problema dyan sa pier. So dapat siguro i-address to ng PPA at ng marina. Maraming issue hindi lamang yung nakawan. Okay? So yan mga kaibigan, sana naliwanagan ang lahat. Magbe-break muna tayo. Alright mga kaibigan, welcome sa second part ng ating programa, ang inyong programa, ang programa ng lahat, ang Radyo Mindanao, Astig. At ito po yung balingkod, Alasinto pa rin po. At patapos na tayo mga kaibigan, at marami tayong na-discuss kanina. At ngayong araw ng Biyernes ay World Press Freedom Day. So ipinagdiriwang ng mga mamahayag ang araw na ito. At marami tayong mga nababasa sa Facebook ngayon mga kaibigan. Dahil World Freedom Day ngayon, maraming mga press release ang lumalabas galing sa iba't ibang grupo. At basahin muna natin itong nakalagay sa Facebook ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Mayroong pahayag mga kaibigan yung NUJP. Itong NUJP, isang media watchdog to mga kaibigan, or National Union of Journalists of the Philippines. Sabi ng sa pahayag ng NUJP sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, mababasa niyo to, hanapin niyo lamang yung Mindanao Examiner Regional Newspaper mga kaibigan sa Facebook. At makikita, mababasa nyo na to. At ito ay babasahin natin ang buo mga kaibigan para maintindihan naman ang ating mga kababayan kung ano ang kahalagahan ng World Press Freedom Day. Ang sabi ng NUJP, as we mark this day, we note more than any administration since the unlamented Marcos dictatorship, never have freedom of the press and of expression been under siege as during the presidency of Rodrigo Duterte. Never has any president, Marcos included, openly spearheaded the attacks and vilification of media. We have also seen how he and his minions wield the lie as a weapon against the profession of truth. With his latest antic, the totally false and inane ouster matrix
Duterte has upped the ante and signaled that he will go to the absurd lengths to stifle independent and critical media. It is said that he does so with the help of the venal and corrupted within the profession. On this day, let us, the community of independent and critical Filipino journalists, reflect on our role in the preservation and advancement of democracy and rededicate ourselves to defending our rights and liberties that we may continue serving our people's right to know. Let us take courage in the knowledge that no matter how despots strive to stifle freedom of expression and thought, the media, the truth, the people will outlive them. And sabi ng inyo, JP, mga kaibigan, let us take courage in the knowledge that no matter how despots strive to stifle freedom of expression and thought, the media, the truth, the people will outlive them. Okay. Bukod dyan, mga kaibigan, meron din na inilabas yung FOCAP. Itong FOCAP, dati tayong member nito nung tayo nagsusulat pa sa Gulf News. Ang FOCAP statement on WordPress Day. FOCAP, by the way, mga kaibigan, ang ibig sabihin niyan ay Foreign Correspondents Association of the Philippines. Yan. FOCAP. Ang statement nila, mga kaibigan, ito, basahin natin na. We in the Foreign Correspondents Associations of the Philippines link arms with our colleagues everywhere today to mark World Press Freedom Day. We're commemorating it at a time when governments have sought to paint the free press as enemies of states to muzzle us and escape accountability. This is not a time to bend and shrink. Born during the Marcos dictatorship, FOCAP emerged to fight blatant media censorship and harassment and serve as a force for truth in one of the country's darkest eras. Today's tools for media repression may be different, but FOCAP, as always, remains committed to speaking truth to power fearlessly and without compromises. As the country's fourth state and as one of the world's independent watchdogs, we believe journalists have a critical duty to hold power to account and to uphold democracy at all times, no matter how difficult. More than ever, it is time to close ranks because truth is the bedrock of everything we hold dear as a country and people. When we lose our freedom to report the truth, everyone loses. We lose our dignity, we lose our soul. Yan ang panawagan ng FOCAP. Yung huling sinabi nila, more than ever, it is a time to close ranks because truth is the bedrock of everything. Tandaan niya, mga kaibigan, it is time to close ranks because truth is the bedrock of everything we hold dear as a country and people. When we lose our freedom to report the truth, everyone loses. We lose our dignity. We lose our soul. Grabe. Tama nga naman, ha? Ako, naniniwala ako dito. Dahil iba ang takbo ng panahon ngayon, mga kaibigan. Kung panayang criticize mo sa pamahalaang ito, talagang babalikan kayo. Kasi ang gusto ng Pangulo, huwag niyo ako pakialaman. Hindi ko kayo pakikialaman. Ganun yan, eh. Di ba? Kaya lang, siyempre, presidente kaya. At hindi naman lahat ng gusto mo ay gusto ng Pilipino. Di ba? So, kailangan talaga maging balance din, mga kaibigan. Kahit ang mga media, dapat balansyado ang media. Hindi pa pwedeng meron kang kinikilingan. Dahil problema yan, eh. Di ba, mga kaibigan? So, yan ang gusto natin sabihin, mga kaibigan. Sa panahon ngayon, World Press Freedom Day. Okay? Yan ang pinaka-latest, mga kaibigan. At World Press Freedom Day. At kahapon, report natin yung tungkol kay Rodel Jaime. Yung sinasabing nag-upload, according sa National Bureau of Investigation,
ayon nag-upload ng video ni Bicoy na inaakusahan ang Pangulong Duterte, sampu ng kanyang mga pamilya, miyembro ng kanyang pamilya na involved sa droga. At ito yung ilang beses nang tinatanggi ng pamilyang Duterte. Kaya lang, siyempre, alam nyo, may mga oposisyon, may mga taong ayaw sa panunungkulan ni Duterte, at meron din mga taong gustong mag-expose. Kaya kahapon, nag-press con ang Department of Justice. At maliwanag yun, mga kaibigan, yung sinabi ng Department of Justice tungkol dito sa Bicoy video na to. At ngayon, mga kaibigan, ngayong hapon ay nag-press conference naman yung National Bureau of Investigation tungkol dito sa pagkaka-aresto kay Rodel Jaime, ang may-ari ng Metro Balita, isang online news na siyang kung saan lumabas yung video ni Bicoy. Itong Bicoy, mga kaibigan, hindi pa malinaw kung sino talaga to. Dahil hindi nga kilala. Nung nagsalita siya, naka-hood siya, madilim ang mukha, yung boses niya maaaring binago. So, yan. At sa press conference ng NBI ngayon, ay sinabi nilang nagsampa sila ng kaso ng sedition laban dito kay Rodel Jaime, yung web administrator nga nitong Metro Balita. So, pakinggan niyo, mga kaibigan, yung press conference ng NBI tungkol dito. Good afternoon. This is the second case we're presenting. And the agent of case is this attorney Francis Senora, far right. Also, we have in our midst Ms. Les Ariola. Raniola. She is one of the persons mentioned in the tapes that were uploaded in the social media. So for the opening statement, we have our spokesperson, the new director of Reagan Division. Good afternoon again. As you all know, yung nag-viral had already been presented. Now you have the face of Rodel Jaime and the face of one of the victims. She's one of those mentioned during the episode 5. Na member ng Quadrangle. There have been many statements regarding this case. We now proceed to the operational details. With Chief Lorenzo, also from CCD. We have Senior Agent Francis Senora, who investigated this case. Good afternoon, everyone. This emanates from the case emanate from the directive of our DOJ secretary, likewise also from the Deputy Director of Investigative Service, for us to conduct an investigation regarding the circulating Bicoy videos. Based on information we got using online investigative tools, we're able to get crucial details about the identity of one person who have created or administered one of the websites or posted the Bicoy video series. Likewise, we also encountered one complainant under the name of Ma'am Raniola. From that information, we applied for a search warrant at Branch 148 of RTC Makati. And then after applying for search warrant, the court, finding probable cause, issued a warrant, a cyber warrant for a warrant to conduct search, seize, and examine computer data. And then on April 3, around 4 a.m. in the morning, we served the said warrant and informed Mr. Jaime about the purpose of our warrant. We then proceeded to invite him in the office and secured evidences, which was later turned over to our digital forensic laboratory.
Yesterday, he was brought to the fiscal's office for inquest proceedings. Any question from the media? Ben? Okay, Agent Senora, tsaka kay Sir Vic. May disposition na ba si prosecutor de Banaderag sa Pinel Department inside the sedition? If yes, ano siya? Second question, will there be other charges in the near future against Mr. Jaime? As to the resolution of the prosecutor, wala pa po. And as for the other cases, definitely. Because we're not looking on one or two cases here. But as you can see, as mentioned earlier, as mentioned yesterday, we are still leveraging on the assessment of our legal and evaluation division. And sir, can we let Mr. Yes, sir. Can we ask Mr. Rodel Jaime? Are you willing to answer questions? Mr. Jaime is advised of his right, but if he wants to proceed, then you may proceed. You may interact with the media. This is okay with you, Mr. Jaime. So, you know, to once and for all clarify all this, then, kasi kapag hindi ka nagsalita, ikaw lahat ang madidiin dito. Are you willing? Yes. Marami kami magtatanong dito. First question. First question. Lumabas sa isang artikulo kanina na nagsalita ka raw na ang pakiramdam mo ay ilinaglag ka. Is that correct, sir? Yes. Kung ilinaglag ka at may naglaglag sa'yo, may mga taong behind pa sa'yo. Is that correct? Yes. Are you willing to name names at this point in time? Siguro hindi ko muna papangalanan, pero alam na po nila yun na kung ano po yung mga sinabi ko po doon sa mga nakaraang interview, yun na po yun. Pero sa ngayon, hindi po muna siguro ako maglalabas. Malaking tao ba yung mga pinag-uusapan natin? Nag-finance ba ito sa'yo? Ano po ba ang kaugnayan nila sa project na ito? Hindi ko po alam kung malaking tao po sila, pero sa aking kaalaman, kapwa ko po sila supporter noon. Supporter ng ano? Nung panahon po ng presidential election. Supporter ng ano presidential, presidente kumandidato? Partido po. Partido ano po ito? Partidong liberal po. Okay. Your Honor, ikaw naman. Rodel, merong, kilala mo ba si Mary Nguyen? Yung account name na yan sa Facebook ay hindi po yan yung real name po niya. Meron pong real name. Kumbaga po yan po ay ginagamit lamang niyang pangalan sa Facebook. Sino siya? Siguro hindi ko muna papangalanan dahil meron pa alam kong may ginagawa ko po yung mga nasa cyberprime. Sige. Anong napag-usapan yung dalawa ni Mary Nguyen? Gaya nga po ng sinabi ko kahapon sa mga interview, ang website ko ay pinagawa lamang po sa akin. Hindi po ako yung si Bicoy. Hindi rin po ako ang nag-upload sa Facebook page. Hindi rin po ako ang nag-upload sa YouTube. At lalo hindi rin po ako ang nagpakalat ng nasabing mga videos na may mga episodes. So yung Nguyen ba yung nagbuto sa'yo o nakisuyo sa'yo na gawin yung mga website? Siya po yung kumausap mo sa akin from February 2019. Siya rin ba yung nagbigay sa'yo ng mga video para i-upload? Wala pong binigay na video sa akin, inuulit ko po. Wala pong video ibinigay ko sa akin, wala po akong in-upload. Wala rin po akong kaugnayan or wala rin po akong idea kung sino po ang nasa record o gumawa ng mga nasabing mga videos po. May napag-usapan ba kayo na magtatagong pangunan? Na magpapalamig ka? Meron po silang meron po siyang sinabing ganoon, pero gaya nga po ng sabi ko, hindi ko ginawa dahil alam ko po sa sarili ko na wala po akong kinalaman doon at alam ko na hindi ko kailangan magtago dahil kung magdagawin ko yun ay lalabas lamang na guilty ako at magtatago lamang po ako sa batas. Alam ko kahit na magtago ko, hahanapin ako ng batas, kaya po nung pumunta po sila, sumama po ako ng maayos at isinurrender ko po ang lahat ng mga kailangan isurrender gaya ng computer at aking cellphone. Pero kung hindi ikaw yung nag-upload, bakit merong idea na magtago?
yun po ang hindi ko po alam sa idea po nila kung ano po ang ibig nilang gustong palabasin ko doon. Basta po yun na po yun, nasabi ko na po lahat kahapon din po yun. So Rodel, kung hindi mo huwag nag-upload, anong kinalaman mo rito? What is your complicity? Anong ginawa mo? So, para nandito ka ngayon? Website lang po ang ginawa ko bilang isang webmaster. Pagka-client po namin, hindi po alam kung ano po yung bibiling web hosting at saka domain. Ibinibigay lamang po sa amin yung payment para bilhin po yung nasabing web hosting. Kasi po kami po nakakaalam nun. Ngayon po, ginawa ko lang po yung website. Yun po ang lagi ko po sinasabi sa inyo. Website lang po ang ginawa ko. Wala pong nangganap na pagka-upload sa website ng mga nasabing video. So, sedition ang isinang pagreklamo sa'yo. At hindi lang daw basta-basta pag-share ng Mikoy video sa ginawa mo, kundi mayroon isang mas complicated objective. Anong reaction mo dito? Inciting to sedition po. Siguro po hindi ko po masasagot yan dahil sa ngayon po kasi hindi ko pa po nakakausap yung dami ko kung makausap. May abogado ka ba? Sa ngayon po, wala pa po akong nakapausap na privado. Ibig sabihin, inibistigahan ka under custody ka for the last 48 hours na wala kang abogado? Meron pong... Pau? Meron pong pau? Pau po yung kahapon po na nung sa ginawang pag-inquest proceedings. You would have us believe na ikaw binayaran para mag-contract ng website, etc. As to the content, yung Bicoy videos mismo, ito ba yung pinaninindigan mo rin? O kumbaga, naghahanap buhay ka lang, pinagawa ka ng website, ginawa mo? Naghahanap buhay lang po ako. Yun nga po, pinagawa lang po sa akin ng website, kaya po wala po akong naging participation doon sa pag-upload ng video. Kasi po wala po akong idea na i-upload yun eh. Rodel, pa-clarify naman, na-mention mo kanina, sabi mo ba, pakiramdam mo, nilaglag ka ng mga dati mong kasama. Opo, ano ba yung pangako sa'yo, kaya ako nasabi na nilaglag ka? Sa totoo lang kasi, kaya ako nasabi na parang nilaglag ako, dahil kung tutusin, magkaibigan kami. Sumering mo yan pa? Opo, magkakilala po ako personal. Bilang nga kaibigan, ginawa ko yun dahil sa pakiusap. Kung akong tutusin, matagal na po akong dumistansya sa mga usaping politika mula po ng pagkatapos ng eleksyon. Gaya nga po nasabi ko kahapon sa mga interview, iginagalang po ang inilabas na kung ano man ang naging resulta ng nakaraang presidential election. Kaya po, dumistansya na po ako after. Kung makikita po talaga, wala na po ako naging communication sa kanila mula po ng after, ng ilang buwan after ng eleksyon. Diba natatanong siya parang si Rojas yata yung tumakbo under the Liberal Party? Correct me if I'm wrong. Yes, totoo po yun. So, dito ka associated noon, nung eleksyon na yon? Actually po, supporter lang po. Supporter. Rodel, si Mary Nguyen ba na gano, na alok na matutulungan ka daw ng isang armadong grupo? Hindi po armado. Kumbaga, ang sinasabi po nila is tutulungan nila ako sa financial para makapagtago hanggang matapos ang eleksyon. Si Fillmore naman galo. Itong grupo na to, bakit daw nagsabi sila kailangan magtago? Kasi nga po, ang sabi po nila is delikado nga daw po. Dahil nga po, wala akong kinalaman at nadamit nga po yung pangalan ko. Si Fillmore. Hindi ko po siya kilalang personal. Wait, when you say supporter ka nung kampanya dati, meron ka ba kayong ganitong set, similar na operations na on the online? Wala mo. Ano lang ginawa niyo? Sumasama lang po ako sa mga sorties. Gaya po ng mga kumakalat na picture na kung saan nandun po ako sa mga sorties. Saan ka nakasama sa kanila? Iba-ibang lugar na po eh. Sino-sino yan? Sino yung sila? Wait, when you meet sila? Po. So, when you mean sila, sino sila? Mga kasama ko na sa campaign. Kayo po, yung mga pinangalanan ko at saka yung mga kapwa ko rin po sa partner. So, dati po ito yung bumili ng website, yung blogging mismo, yung ginawa. Ay, hindi ba na yung pag-ibang sa mga may yung kay Muya na 2,500 na sinabi kong pinayaran niya. Po? Sa ngayon, nagbigay sa inyo ng 2,500. Pinadala po yung pera. Pinadala. Hindi ko ba, hindi ka ba naging aware sa mga content since ito yung web
broadcaster? Hindi po ano eh, hindi po kasi gano'n ang usapan namin na mag-upload sila sa Facebook page. Ang usapan naman po is maglalagay lang ng mga articles na magandang nagawa nung sinusuportahan niya ngayong mga kandidato. Yun lang po ang usapan namin. Kaya po wala po akong idea na magkakaroon ng pag-upload po ng mga nasabing videos dun sa Facebook page at saka sa YouTube. Inimbita po nila ako nung pumunta po sila sa bahay nung may search warrant. Gaya nga po na sabi ko, maluwag sa loob ko na sumama kasi nga alam ko sa sarili ko na malinis ako. Kaya nga po yung mga sinasuggest po nila na magtago daw po muna ako ng isang kwart at patapusin muna itong magaganap na election, hindi ko ginawa. Sino ba itong si Malumulian? I mean, bakit, paano ka niya po protection? May tutulong ba sa kanya? May grupo bang nasa likod niya? Pakilala niya? Wala po akong idea sa kung may grupo sa na nagsasabi sa kanya na kung ano man na pwede akong tulungan. Basta ang alam ko lang dun sa napag-usapan namin is hihingi sila ng tulong sa iba pang mga supporters para po mabigyan ako sa financial na kailangan kong magastos or doon nga sa sinasabi nila kailangan kong magtago. So, just to clarify lang, so itong sa pagkakalam mo, itong Mary Nguyen, taga Liberal Party din. Sa pagkakalam po ay supporter po siya. Supporter lang? Eh, kasi bakit kaya niya mag-adopt ng financial? Hindi ko po kasi alam ang total na kung ano ang pagkatao niya sa profile eh. Nagkakilala lang naman po kami dun sa mga dating na mga sorties. Eh bakit yung parang tawagan niya parang leads? Actually, ang tawag na yun ang galing sa kanya. Kaya yun ang mga naging tawagan. Kasi parang naging tuksuhan na kami noon eh, na gano'n ang mga ano, kaya tinawag niya. During the sorties, nakakuha ka ba pera sa kanya to make you believe na right now, kaya rin niya ibigay yun, i-deliver sa kanya? Sorties noon, hanggang ngayon, wala akong natong pera talaga sa kanya. Wala siya binibili sa akin. Ang naging, ano lang nitong February na nagpagawa ka siya, yun yung nagpadala siya ng pera. Magkano yun? 2,500 po. Pangbili lang po yun ng web hosting at saka doming. Kung sumasama kayo sa sorting, hindi ka binibigyan ng pera naman? Never po ako tumanggap ng pera kahit po nung sumasama ako sa sorties. Yung pag-suporta po po noon, sariling pera rin po yung ginagastos nun. Ibig sabihin naniniwala ka sa Liberal at that time? Opo, opo. What would you say you had a change of heart? Kaya nga po lang sabi ko, sinuportahan po sila noon, pero hindi po ko yung klase ng taong panatiko sa isang kandidato or grupo. Ako po ay gumagalang kung ano man yung ikinalabasan ng eleksyon at susuporta. Kumbaga, after ng eleksyon, dapat bigyan po natin ng pagkakataon na maglingkod naman yung bago. So then, matanong ko lang, itong si Mark Nguyen, kanino siya particular na kandidato na kilala, malapit, dikit? Wala po akong alam na kadikit po niya mismo kasi kung mga... So sa partido siya na? Opo. Naka-invention niya sa partido. Okay. Sir, sabi, to clarify po, yung ginawa niyo lang po, kayo po yung bumili ng domain and yung gumawa ng website. May iba po bang may access din sa website na po? Yes, meron po. Siya mismo meron access dahil after ko magawa yun, ibinigay ko ang access sa kanya. Nasa conversation namin yun sa Facebook, makikita po yun. Pati po yung kasama yung mga screenshot ng pagpapadala niya nung natanggap ko. Kasi bilang malinis na proseso, ipinapakita po yun na natanggap ko na, na ito na, ipinakita ko. So makikita niyo sir, sino po yung nag-access ng website niyo? Opo. Bukod po sa kanya. Actually, nung after ko maibigay sa kanya yung access, hindi ko na in-access ulit eh. Pero tama, si Mark Nguyen yung nag-upload yung videos. Kasi may admission doon sa chat na oko siya yung nag And also to clarify, you don't work or did it work for OVP or Vice President Daniel Moreno? Pero Daniel, hindi mo ba alam na pwede ka mapahamak yung ginawa mong web at magabi sa kasamahan yung ginawa mo? Actually, gaya nga po nang sabi ko, malinis po ang usapan namin. Gagamitin lang yung website to post about sa mga magagandang nagawa na mga kandidatong sinusuportahan niya. Hindi po para manira or kung ano man ang i-post. Wala po nga po ang idea na bigla nilang ipupost yung video dun sa Facebook page. Yung Bicoy video. Opo, opo. Hindi mo siya napanood yung Bicoy video?
napanood ko siya banda kung umpisa na ng episode 1, hindi ko na tinapos kasi nakikinig na lang ako sa balita. Kasi kung tutusin, hindi nga ako interesado na doon eh. Did kasi you, nga, kumilistansya na ako. Did you bring it up with them na parang po, parang sa plitong ginawa niyo? Hindi po. Sorry, clarification. Bali, ikaw yung nag-set up ng website, pero sila na yung nag-upload ng yes. mga contents? Yes. Okay, we also have in our group one of the persons named in the video in episode 5. So let's hear the statement from Ms. Cesar. Ako po, isa po ako doon sa nakasama sa video number 5. Ako yung huling babae. Ako lang yung mag-isang babae doon. Ngayon, ako po, gusto ko i-clarify din kay Sir kung pwedeng magtanong din sa kanya kung bakit ako yung nakasabay doon. Kung alam niyo, Sir, kung halimbawa sa ngayon, magkaharap na kami, gusto kong tanungin, bago niya sana in-upload yun, tinignan niya muna kung sino yung mga tao at saka kung ano yung pagkatao namin. Kasi unang-una po, nasira yung pangalan ko. Kasi ako ay isang ordinaryong tao lang, isang nanay, widow, at saka nagninegosyo po ng MLM business, networking business. Kaya kung titingnan niyo po, simpleng buhay din ako. Hindi ako mapupunta doon sa drug syndicate kasi wala akong idea tungkol sa mga politiko. Wala pa akong kilala at saka hindi po ako supporter. Yun po ang gusto ko kaya ako nagpunta sa NBI para i-clarify po ang aking pangalan na hindi po ako kasabay sa isyong politiko. We have a reaction from the NBI. Ano po, paano po magiging treatment natin sa reklamo o statements ni Mrs. Rodriguez? Well, we are treating Mrs. Rañola as one of the offended parties and we are continuing the investigation. We may be filing the case for violation of cyber libel against Rodel and the others. So, paano po yung sedition case na sabi ipinapile or na-file na? Is that correct? Yes, it's a separate case for yung cyber libel, kailangan namin ng statements ng mga victims dito, no? Also with the itong child abuse. Now, insofar as inciting to sedition is concerned, we based it on the contents of the conversation. There are very sensitive matters doon sa pinag-usapan ni Mr. Rodel and Ms. Maru Nguyen. And we forwarded this already to the DOJ, yung contents ng kanilang conversation. Initial investigation pa lamang ito sa digital forensic. On a deep dive forensic investigation, meaning a deeper investigation, baka meron pang ibang very serious revelations doon sa pinag-usapan. But follow-up investigation is ongoing as we speak right now, right? Yes, sir. Yes, sir. Other question? Sir, where are you now in tracking Maru Nguyen and NBCOY? There have been operations conducted by the NBI and there is a continuous monitoring ng cyber crime. As of now, we don't want to divulge any information related to our operation because we might compromise it. But we are doing our job to get a follow-up investigation to get all the looks of this recording. Ato ni Senyora, alam niyo na ba yung identity ni Maru? Kung alias lang yung Maru Nguyen, do you know at this point in time yung real name niya, yung kanyang kumbaga 2015? I guess we cannot divulge the name. But definitely you know her already. You have established the fact na isi-share nito sa mga behind it. Sir, pwede kayong mag-example ng mga chat ni Rodel tsaka ni Maru Nguyen that would fall under the definition of inciting to sedition? I think we gave away some dun sa referral or transmittal letter namin sa DOJ. No? Ang design kasi nitong na-upload na video, parang meron itong design to incite people to hate the duly constituted authorities. So, yun yung konteksto nung pag-file namin ng
inciting to submission. Sir, but were there explicit chats or anything that you found that could... Yes, very revealing. Very revealing. Chat yung po yun, sir, or chat? Chat ang tawag doon. Sir, chat. Parang merong mga sinasabi na this has become so big because the topic of the video is the president and his family. Kung hindi ito yung presidente, kanyan din ba ang magiging trato ng ating batas? Kay Mr. Ayman. This has been blown out of proportion. Not only because first family ang involved, but because ang konsekto is to show hatred dun sa duly constituted authorities. Kung ordinary yung cybercrime lang ito, I don't think we will all give importance to this. Nagkataon na ang konteksto ay parang nag-uudyok na magalit yung mga mamamayan doon sa duly constituted authorities at ang ginagamit nila, they are hating the first family. Sir, base sa mga statements ni Jaime earlier, parang dumidistansya siya at least dun sa content o yung message ng mismong Bigoy videos. Ano? At nilaglag siya at mukhang magsisiwalag siya na iba mga personalidad. Is him being a state witness a possibility? That's very possible. That's why if you look at the strategy of the NBI, we have to file a case against him. Because later on, if we intend to consider him as a state witness, he should be charged first. Saka siya dapat yung less guilty. And then, if he continues to cooperate and spill the beans on the others, at depende sa kanilang participation, varying degrees of participation, kung mapatunayan namin na hanggang doon lang siya sa paggawa ng website, then upon due application with the DOJ at pag-consider ito ng DOJ, he can qualify as a state witness. Mr. Jaime, hindi ka ba natatakot ngayon na baka nanganganib ang buhay mo? Personal, yung totoo. Sa totoo po, medyo may kaba po ako. Pero sa ngayon, dahil nandito po ako ngayon sa NBI, alam ko po na safe po ako sa pangunguna po ng mga kasama ko po ngayon na nandito po sa NBI. Yes po, gaya nga po ng sabi ko, nakikipagtulungan po ako dahil nga po malinis ang intention ko. Wala po akong masamang intention kahit kanino man, lalo na sa ating presidente at saka sa kanyang mga mahal sa buhay. As of now, wala po. Dahil po, gaya nga po ng sabi ko, isinurrender ko po lahat yung computer at cellphone ko po. Bali, wala po akong access ngayon through online or cellphone. Ilan yung last na pamilagay? Hindi ko na po pwedeng sabihin, baka po kasi ma-compromise po ko yung iba pong detalye. Sir, has he executed an affidavit? May affidavit na po si Sir Rodel. As of now, wala kasi, remember, we are filing a case against him. If he's going to execute an affidavit, he should be assisted by his counsel. So, as he mentioned earlier, wala pa siyang private counsel for now. But again, we give him the opportunity to do that. So, sir, to clarify, you're holding him in custody until may reso yung inquest process? Out of the question na ba yung child abuse case, parang wala na? Yung possible child abuse case, wala ko na ba? Kailangan po namin ng direct statement or an affidavit coming from the complainant. We could not initiate an action like that without the proper affidavit coming from the aggrieved party. Rodel, sorry, mahapon lang. Tingo po ba ni Mary Nguyen kung sino yung grupo na tutulong sa'yo sa pagkasagot? Wala pong na-mention, pero ang meron po kami nakuha mga meron po akong mga alam na detalye na ibinigay ko na po yun sa FBI. Walang na-mention na grupo? Wala pa po. Party list? Wala po. You know, Jaime, pwede mo bang malaman, sino ho ba kayo bago kayo masama doon sa metropolitan.com? Ano bang trabaho po ninyo? Wala po kong regular talaga na trabaho. Gawa nung dati kasi, tumutulong lang po ako sa tatay ko sa kanyang pagiging contractor sa construction.
You're an IT graduate. Okay. High school graduate lang po ako, inuulit ko po. High school graduate lang po ako. Gaya po na sinasabi ko, wala pa po kahapon sa mga interviews. Sa school? Bunuok National High School po. Saan yun? Malapit po. Sa Parañaque po. Bunuok. Ano? Bunuok Parañaque. Hindi, ano yung school yung Purok? Bunuok. Bunuok National. Sabihin, henyo ka. Oo, henyo ka. Kasi hindi ka naman IT graduate. Tapos kaya mong gumawa ng ganyan. Other questions? Kung tinatanong niyo po ako kung handa ko maging statement witness, opo, handa po ako kasi po, alam po nga po, sinasabi ko nga po sa inyo, wala pong direktang alam. At kaya ko pong ituro kung sino man po yung nagpagawa. Kaya nga po nang sabi ko, nakikipagsulungan po ako sa NBI patungkol po dito sa kaso nito. Sir, yung marumuyin, nasaan na siya ngayon? Wala po akong idea kasi nandito po ako ngayon. Meron sa tracking search, kaya lang na we got the pero nasa bansa ko, definitely na kaanap dapat. Yes. Sir, Rodel? Si Jaime lang palang papailan natin ang solution. Siya lang pala. O lang ang mga mabuhay pa. We can file a supplemental complaint as soon as we have the results of the secondary examination. May ibang sir, kayo mo yan, may iba pa kang personalidad na definitely yes. Okay lang po. We cannot say kasi meron pa kaming secondary examination doon sa desktop na nakuha sa kanya. And this is this is a rapidly changing situation. Sir, Magdalo was mentioned in the complaint. Are you looking into members of Magdalo? Meron ba kayong sinusundan ng mga members nila? It was mentioned in the complaint because it was mentioned in the course of their exchange of communication or conversation. But we do not want to interpret that in any way except na mention yun doon. So you have not identified any member of Magdalo? Yes, sir. Are you going to find particular people kasali doon sa Magdalo Party? Yes, soon as we are able to find out, verify, and validate the information contained in the conversation. So you will look into members of Magdalo who can be referred to sa chat nila? If you noticed, there were deleted messages. No? We hope that we are able to retrieve this in secondary examination. Baka meron yun doon detalye. So that's a track you're gonna take? Yes, ma'am. Sir, Mr. Jaime, previously ba meron may transaction with Magdalo or any group known as Magdalo? Wala po. This is the first time na mention to. Okay. Other questions? Sir, sa timeline lang, di ba April 30 yung search? Kailan po siya officially in-arrest? Kasi di ba sumama pa sa headquarters, so kailan po siya officially na-arrest? Hapon, sir. After we have initially conducted forensic examination on the gadgets seized from Rodel Jaime, but nung nakita na namin yung mga messages, that was the time when placed him under arrest. What time? April 30 rin, sir. Anong araw? Pero senyora, kailan niyo talaga nahuli siya? Tuesday, sir. Search warrant. On April 30. Madaling araw. Mas 4 eh. April 30 na rin, sir, nangyari yung arrest. Sir, we asked because in-inquest lang siya kahapon. Di ba may prescribed period po yan? 18 hours, 36 hours. So, pumasok po ba kayo sa prescribed period? Yes, pumasok po. Sir, available naman. Itong kaso na sa IT. You're still waiting, sir, dun sa resolution ng case na kung magkado ang ipopost niya na bail. Mr. Jaime, sakasakaling payagan kayo ng korte na makapagpiyansa? Lalabas ka ba? O kasi kanina, parang sabi mo kanina po, narinig namin, safe ka rito sa piling ng mga anghel na ito.
Siguro po, ihintayin ko po muna yung, kung magkakaroon na po ako ng pakipag-usap sa abogado, doon po po muna. Nararamdaman mo bang nangangati bang buhay mo pag nasa labas ka? As of now, opo. Sir Rodel, can you afford a lawyer now? As of now, wala po akong kakayanan. Pero, alam po na yung mga magulang po is nakikipag-usap na po kung sino po ang pwedeng makatulong. Eh kung kukunin ka namang state witness, hindi naman kailangan ng personal lawyer mo kasi ipoprovide naman sa iyo ng NBI yun eh. Opo, pero as of now kasi na isinampa po yung na-inquest po ko, kailangan po yun ng abogado. Wala ka bang asawa, Rodel? Wala po. Bibigyan mo ba? Sir Rodel, ilang taon sa 27 years old. Saka po nangyari ka talaga, Rodel? Opo, doon po ako lumaki sa Paranya. Saan ang elementary? Saan ang elementary? Saan ang Agustin Elementary School? Sa may punong Paranya. Goodbye kita. Okay, thank you very much and good afternoon everyone. Alright mga kaibigan, ayan ha, malinaw na malinaw ang press conference at nagsalita itong si Rodel Jaime tungkol sa kanyang involvement dito sa pag-upload o uploading ng controversial na video na kung saan na inaakusahan ng Pangulo. Okay, so sana maliwanagan ng lahat at suportahan natin mga kaibigan ha, kailangan suportahan ng publiko yung ating pamahalaan, yung ating mga otoridad upang siyempre kailangan natin ng pagkakaisa. Hindi pwedeng ang pamahalaan lamang ang lahat ng gagawa o mga polis at militar lamang ang lahat ng gagawa para sa atin. Kailangan natin pagsikapan, magsama-sama tayo mga kaibigan upang maging malakas ang demokrasya sa ating bansa. Alright, bukas Sabado wala tayong programa, babalik tayo sa Lunes. Hanggang dito na lamang mga kaibigan. Pero bago tayo magtapos, nais nating paalahanan yung mga negosyante sa ang mga bahagi ng Zamboanga o ng Mindanao o ng Visayas at Luzon. Kung gusto nyong mag-loan, maaari kayong mag-loan sa First Standard Finance Corporation mga kaibigan. At napakababa lamang ng kanilang interest rate, monthly interest rate. At naka-fix yan mga kaibigan. First Standard Finance Corporation sa Zamboanga, available. Kung gusto nyo bumili ng mga segunda mano sasakyan, available sa kanila. Meron silang Fortuner, meron silang Montero, meron silang Strada Pickup, meron silang Hyundai Accent. Name it, they have it mga kaibigan, whether brand new or used or segunda mano. At kung kailangan nyo ng karagdagang kapital sa negosyo, andiyan dyan ang First Standard. Kung kailangan nyo magpa-repair, magpagawa ng bahay, andiyan dyan. Ang First Standard Finance Corporation, maaari nyo silang tawagan sa cellphone sa 0995-520-2358 o kaya sa kanilang telepono sa 992-5480. First Standard Finance Corporation, sagot sa inyong problema sa salapi. At siyempre, yung ating producer, available rin kanilang mga newspaper, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. At maganda yung kanilang mga front page story ngayon. Lahat ng laman, lahat ng balita mga kaibigan, panoorin ninyo. Basahin ninyo. Panoorin ninyo yung press ko ng NBI. Basahin ninyo yung balita ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFWs na patuloy na nakikinig sa atin ngayon, araw-araw, ay naglalangkaw sila dyan sa binibisita nila MindanaoExaminer.com at nakikinig sa ating mga programa. Yung ating Radio Mindanao dyan sa Saudi Arabia. Sila Jerry, nandiyan dyan. Good afternoon sa inyong lahat dyan. Sa iba pang bahagi ng ating bansa. Pero magulo sa Tripoli ngayon mga kaibigan sa Libya dahil may civil war. So pinalilikas ngayon ng Department of Foreign Affairs ang lahat-lahat ng mga Pilipino sa Tripoli mandatory repatriation. Huwag niyong kalimutan niya, kung may mga kamag-anak kayo doon, tawagan niyo na at bumalik na lamang sila ng Pilipinas para siguradong safe sila. Dahil meron ng Pilipinong nasugatan yata dyan anong bombahin yung mga ospital. Okay? Hanggang sa susunod mga kaibigan, ito po niyang balingkod, alasin daw. At nagsasabing maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa. At sana ay i-like and share nyo ang aming Facebook page, ang Radyo Mindanao.
At gayon din ang aming Facebook page, ang aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, at yung aming media partner, yung The Zamboanga Post. Lahat po yan nasa Facebook. Paki-like and share ang mga pahinang yan, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po hanggang sa Lunes. Ito po ang inyong balinggo, Dalasin, magsasabing, I love you, mamuha.